our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Grabe, no? Grabe, suga pa. Bahala ka, Maharlika. Bantay ka diha, ha? Oh, Bisaya. Bantay ka diha. Yari ka. Oh, sino pa? Ay, kahit yung taga DICT, ano sabi? Sir Secretary Jeffrey E.N.D., magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon. Yes, Yusek. Magandang hapon sa PTV Corp. Yes po. Ano po yung masasabi ng DICT sa kumakalat na fake video ngayon? At ano nga ba yung hakbang ng DICT dito? So, let's first state the obvious, no? This is a fake video. Ay, alos lahat na eh! Sinasabi ng peke, peke ang video! Wag mga kababayan, mahal namin kayo eh. Mahal namin kayong mga kababayan namin. Pwede ba? Mag-isip naman kayo. Ako nagagalit ako sa mga pasimuno nito. Ginagamit kayo ng mga demonyo, maniwala kayo sa akin. Demonyo ang mga gumagamit sa inyo! Ang dami na nagpapatotoo na peke, peke, peke ang video. Ginawa kayong mga utu-uto. Mang-mang! Diba? Mang-mang! Pasensya na kayo. Pero, ano eh, mahirap dalhin. Ha? Sa dibdib itong ginawa na ito. Itinapat pa talaga sa sona ng Pangulo na akala nila matatabunan nila. Kasi alam nila na maraming ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Alam nila eh. Alam nila sa sarili nila. Hindi nila maamin na mas sigit, na mas mahusay si Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa nakaraang administrasyon. Na walang ginawa kundi mukbangin ang alin, kaban ng bayan, ang pera nating mga Pilipino. Hindi nyo ba naisip yon? Na kung talagang yan, mga makapilipino, sa panahon na naghihirap tayo, damang-dama natin ang kahirapan noong panahon ng pandemya, ayun, nagnanakaw sila. Sinasamantala nila ang pandemya na hindi makalabas, na hindi makapag, walang magawa ang mga Pilipino. Sinasamantala nilang mukbangin ang pera ng bayan. Matutuwa ba kayo nun? Mga kababayan, matutuwa ba kayo? Pera natin yung pera ng mga Pilipino. Kinabukasan ng bansa natin yun. Hahayaan nyo. Nadadala kayo sa mga chismis ni Maharlika na fake news. Sana naman matauhan na kayo. Naniloloko kayo, inuuto kayo ng mga taong kakampi at nasa likod ni Maharlika. Pasok. Mapapansin nyo, iba yung lighting conditions pagdating dito sa mukha, sa part na ito. Hindi siya consistent, pero yung the rest is a little bit darker. Pag zinoom mo siya, meron siyang a lot of inconsistent colors and pixelations. And DICT has tools din naman to detect if these are fake news. We can say for certainty that this is really fake. In fact, we tried putting a different face just to check if it is consistent with our theory na fake, no? At napapansin namin, naging namin yung mukha ni Pope Francis. Very consistent siya na this area here was actually just parang edited and pasted. And we did it. Hindi lang, kahit hindi si Pope. Ito lang, oh. Kahit ito nga lang, oh. O si si Xi Jinping. Ito, peke ito. Edited to, ha. Alam nyo, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, hindi sila yan. Inedit lang natin sa mismong katawan. Nung taong pinapakita nila, ha. Liliwanagin ko, edited ito. Ha? Edited ito. Ito ang mga video pinapakita ko, ha? Ayoko kayong linlangin. Oo. O, sige. Tuloy mo. As Yusek.
Kung gusto niyo i-demo, pwede pa namin i-demo, no? So this is really fake. That's the first part. Yung part na sinasabi mo, ano tinatanong namin, we are already communicating with Facebook kung saan ito nanggaling, and they are now reviewing so that they can take down these fake postings. We already talked to YouTube kasi may kakaunting mga lumabas sa YouTube, and they're taking it down right now. We also talked to TikTok about this, and we're consistently discussing with them kung anong dapat gawin. And also, kita nyo, siyempre sasabihin, ay iti-take down lahat yung mga video, ha, na nagpakalat. Oh, hindi, yung iba nga binura na eh. Binura na ng mga taga-Pilipinas, mga kababayan, ha? Binura na ng mga taga-Pilipinas na mga vlogger, yung mga nag-upload. Burado na, binura nila eh. Oh, mga kababayan, ano? Ha, private na ni Maharlika ang video. Eh kaso ano, marami nang nakakopya. Ako nga, ang dami kong kopya eh. 'Di ba? Eh, hindi naman po pwedeng gano'n. Nakakaya na talaga. Ano, bakit nakakaya? Mas nakakaya yung mga sumisira. Eh, minsan kasi yung mga nakakaawa itong mga tao na to. Hindi alam kung ano yung paniniwalaan nila. Alam mo, hindi, itong mga taong napapaniwala nila, hindi na natin masisisi. Ano? Hindi na natin masisisi. Eh, bakit? Magagaling man lang eh. Oh, kawaan na lang natin sila sa kanilang mga ano, ha, naitanim ng mga demonyo. Naitanim sa isip nila. Tama yung mga video eh. Di ba? So we would like to remind everyone that this is alam niyo, posting this can be is by itself illegal, ano? It is punishable by Republic Act 10175 because you're willingly trying to spread false utterances or just to say, no, misleading information already. Totoo na yun. Fake news nga eh. Misleading nga. Fake news nga talaga. Parang ganito lang yan, no? Oh, di ba? Oh, ayan. Oh, di ba? Oh. Di ba? Oh. Tingnan ninyo maigi. Di ba? Oh, sino to? Sara. Si Basti. Oh, si Digong. Kamuka. Oh, kamuka ni Basti. Napakadali. Ay, nako, mga kababayan. Ano? Oh, eto pa. Liting ko, mga kababayan, ha? Hindi ko kayo nililinlang. Edited dito. Pinapakita lang natin kung paano nila inedit yung pinapakita nila at pinagmamalaki nila na 3 taon na halos. Eh, marami nga nagpapatuto sa TikTok lang. Tignan nyo. Daling pikiin yung pinagkakalat nilang pulboron video daw ni President Marcos. Ayan o, tignan nyo sa baba. Simple at napakadaling gawin. Paninira na naman ng mga... Tingnan mo. Sabi ko sa inyo, basta mga nalaso ng isipan, tingnan mo. Itong itsura ko ba, mukha akong addict? Pakita mo nga yung mukha mo. Baka pag pinakita mo yung mukha mo sa akin eh, hindi ka umabot ng ano, ng kahit na isang guhit. Ha? Pambihira. Hindi, okay lang ho ako. Yung puso ko eh, kumalmat na ilabas ko na yung aking dala-dala. Ah, di ba? Oh, ganun yun. Ayan, oh, ang dami na nagpapatotoo. Peke. Marlika! Ha? Marlika! Ano ba naman itong pinalabas mo? Ultimo yung mga kaibigan nating kakampi mo. Ha? Eh, nadismaya! Oh, ICC, pasok. Si Rocky, di na uuwi. Sinakyan ni Digong yung video. Sabi niya, magpapa-hair follicle test daw si PBM para matapos. Di ba? Kita niyo yung mga demonyo talaga, ano? Sorry naman, ano? Hindi, miinom ako ng favorite na juice. Anyway, mga kababayan, napakaraming lumabas. Oh, sa totoo lang. Oh, ito, comparison. Oh, ito, tingnan nyo.
Oh, ayan na. Lakihan mo, Boss Mike. Oh. Kita nyo ba? PBBM never had this hairstyle. Tingnan nyo yung buhok ni Pangulo kung gaano kabagsak. Oh, dito sa kanan. Yung hawe, tingnan nyo, naka one side. Kita nyo mga kagaguhan. Oh. Tingnan nyo yung mukha. Dito puting-puti sa mukha na itong inedit. Bandang gilid, umitim bigla. Ay, nako. Alam mo, Marley ka, babaon mo yung sarili mo. Kakaawa ka. Oo, nakakaawa talaga. Yung tenga. Oo, oh, ayan. Oh, binilugan, pati yung tenga. Ang layo ng tenga eh. Diba? Pero sila, alam nyo, mga kababayan, tuwang-tuwa sila. Yung ilong, oo, oh, malayo rin yung ilong. Eh, etong isa, mukhang inchik eh. Mas kamukha ko pang araw eh. Grabe talaga, kalabas tanganan, oo, oh, sobra. Oh, sakala ko nga si ano, Agila yung nakalagay sa, oh. No, nasaan na? Ano? Ano nangyari sa big one nila? Ha? Ano nangyari? Big one? Big one ba? Big one? Big one? Asan yung big one? Sabi nila, may mangyayari daw ngayon. Asa? Ano? Ano nangyari? Marlika, oh, nako, sigurado ka. Maniwala ka sa akin. Sigurado. Sigurado. Yari ka talaga. Oh, lalo mong ano eh. Yung papatawarin ka dapat, siguro. Last na nilang atake yan. Wala na silang mailalabas. Yan na yon. Huling-huling-huli na yan. Oo. Di ba? Huling-huli na yan, mga kababayan. Nakakalapot ng dugo, ano? Oo, oh, Arnold Lopez. Sino ba naman hindi lalapot dugo mo? Ha? Eh, ang daming nalilin lang na tao. Ang daming uto-uto. Ang daming tatanga-tanga. Hindi mo alam kung nakapag-aral ba. Di ba? Hindi naman kailangan umabot sa pinakamataas, ha, na antas ng edukasyon. Ang kailangan mo lang, maging grade 2 ka lang, maunawaan mo na. Di ba? Oh, i-connect na nila dyan si Digong para ano, madagdagan. Oh, shoutout po sa inyo lahat. Pasensya na kayo, ha. Medyo talagang ano eh, medyo. Iba kasi. Iba kasi yung ano eh. Yung nangyari ngayong araw, ano. Oh, panic mode na sila. Eh, totoo yan. Oh, nagpapanic na sila mga kababayan kasi sa Ilocano, maturubos ida amin. Di ba? Maturubos ida amin. Ha? Eh, sana nga, no? Oh, hindi daw fake news. Video, naka-live. Naku, eh, maniwala ka dyan. Tignan mo kung gaano ka. Sinungaling eh. Sinungaling, ano pang aasahan nyo sa sinungaling? Eh di pangangatawanan yung pagiging sinungaling. Oh. Anyway, mga boss. Pasensya na ulit kayo. Opo, ha? Eh ako eh naglabas lang ng aking nararamdaman. Oo. Nakakaawa, no, yung mga Pilipino. Nakakaawat nagkaroon ng mga ganitong klase ng mga Pilipino na pansarili lang ang iniisip. Nakakaawa ang mga Pilipino kasi may tulad ni Duterte na matanda na, malapit nang kunin sa hukay, sige pa rin ang kasamaan, mga kababayan. Di ba? Nakakaawa ang Pilipinas kasi meron na nga tayong maayos na Pangulo na nagmamalasakit, pilit pa rin nilang sinisiraan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Maraming salamat sa pagsama. Our beloved, Boss Mike Cervera!